Tumaas at bumaba ang presyo ng ilang gulay mula sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto na nagdaang bagyong Egay at Habagat. Si Janice Dennis sa detalye. Matapos ang matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Egay at sa nararanasang Habagat, tumaas ang presyo ng iba't ibang highland vegetables na nagmumula sa Benguet, Mountain Province at Ifugao. Ti ipiktun ti panagturo na tata, sir. Ti gulay tawot na piktaran, so ang inmi na amin. Baka doon sa Egay, may na-landslide, hindi makadaan yung mga sasakyan na papunta sa farm na maghahakot. Aabot ngayon sa 180 pesos ang presyo kada kilo ng carrots. Ang cauliflower, 215 pesos kada kilo. 330 pesos kada kilo naman ang presyo ng sweet peas. At ang red bell pepper, 270 pesos kada kilo. Samantala, ang green leafy vegetables, bumaba ang presyo. Pero para sa mga magsasaka, mataas pa rin ito. Ang repolyo, nasa 45 pesos kada kilo na lamang mula sa dating 65 pesos. Ang wombok, 55 pesos kada kilo. 100 pesos naman ang kada kilo ng leeks. Kabilang pa sa mga bumaba ang presyo dahil sa dami ng supply ang patatas, na nasa 80 pesos kada kilo na lamang, at sayote, na 25 pesos to 28 pesos kada kilo. Pustirasun na in madupi man ti inmay nga nagiumay ti natanda. May ti no jay kastangay, adong ay ti madadael kat maubakan. Iso nga imbes nga green po maagbalin nga puraw tapos na medyo nabababa jay presyo na. Samantala, aabot na sa 260 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera dahil sa bagyong Egay. Sa tala ng Department of Agriculture, pinakamarami sa Apayaw na mahigit 168 million pesos at ang Abra na mahigit 44 million pesos. Pinakamalaking naapektuhan ang agricultural crops, livestock at poultry. Para sa morning show ng bayan, Janice Dennis ng PTV Cordillera, Rise and Shine, Pilipinas.